Magandang tanghali mga bossing. Barako, barako 1 o barako 2, kahit anong barako 'yan. Huwag lang baka. Bakit nga ba kumakatok ang barako at hindi tumatagal ang connecting rod? May mga barako na tumatagal ang connecting rod at may mga barako naman na kahit kapapalit lamang ay hindi tumatagal. Bakit? Ayan si Kuya. Nagawa namin yung motor niya, makoto lang ang nilagay pero hindi siya tumagal ng 2 taon. Nakaisang taon naman, makoto brand at alam naman niya na ang nilagay namin lang ay makoto kasi syempre mahal ang original at kaya siya naman ang bumili noon. Wala na problema sa kanya, hindi naman siya nagligalik at hindi naman siya nagreklamo. Kasi alam niya, siya na nagsabi sa akin na makoto nga lang. Pero bakit yung iba, may mga naglalagay ng original ay hindi tumatagal? Yan ang pag-uusapan natin. Kahit genuine ang ilagay nyo, nakagaya nito. Yan, yan yung genuine ng Kawasaki Barako. Merong mga naglagay na bakit hindi tumatagal, nakakailang taon lang, 2 o 3, 1, pero marami na nangyari. Paano nga ba patitibayin si Barako para sa kanyang connecting rod? Meron tayong kaibigan na vloggers na si Tatay Mariano, Mariano Brothers. Nakapag-vlog na siya about din sa Barako Kawasaki kung paano patibayin ang mga connecting rod. Pero may mga basher talaga na hindi naniniwala at kami ay naniniwala dyan sa pamamaraan na yan. Okay, based on experience naming mga mekaniko, bakit nga ba laging kumakatok si Barako? Kadahilanan po ng makikita natin na dito sa butas ng kanyang crankshaft sa dulo ay meron siya ditong Allen bolt sa dito sa loob at napakaliit ng fittings para pumunta dito sa kanyang pin or bearing sa loob ng connecting rod. Kaya laging nagigiba. Paano nga ba patitibayin? Hindi kagaya ng mga Rusi ay malalaki ang kanyang butas. Mapapansin natin sa mga Rusi, mga idol, yan, kumpara yan o. Oh. Yan po yung butas ng Rusi. Napakalaki. About sa mga TMX, Rusi or Euro, Skygo, malalaki ang butas niya. Meron tayong gagawin dito na para ito ay lumaki at tumibay ang connecting rod. Tatanggalin natin yan, yung bolt na yan, para lampasan sa loob at sumirit ng langis dito at mabuhusan siya ng maganda. Kumbaga sa banjo bolt, yung mga barako to ngayon, ginagawang barako 1 para mas matibay. Ganon din ang gagawin natin sa barako 1. Palalakihin natin to at tatanggalin natin yan para yung daloy ng langis ay maganda. Pero bago kayo magtanggal yan, kailangan siguraduhin nyo yung all seal ay hindi sira dito. Saan nga ba to tumatama? Dito yan. Dito. Ito yung crankcase natin sa right side. Meron siya dito tinatamaan dito. Kasi ito yung filter. Pag bumamba yung filter, kailangan sigurado tayo na walang kalang yung filter natin at maganda yung filter na ilalagay. Tapos dito ay meron siyang all seal. Kailangan hindi sira ang all seal kasi pag yan ay nakatuon dyan, itong shafting, ito, yan, tutuon natin dito, yan o. Oh. Kita nyo mga idol, yan, nakatuon na, yung shafting. Yan, sisirit yung langis dito, papunta dito sa loob. Yan, kaya mas maganda ang daloy kung ito ay mas malaki ang butas. Ngayon, pag nabarhan ng konti yan, at ganyan lang ang butas niya, yun, doon nasisira ang connecting rod. Kaya i-upgrade natin, tatanggalin natin para mas matibay. Yun po yun. Kaya yung mga bago sa page natin, Mariano Brothers, lalagay ko sa ilalim ng ating description. O, follow nyo ang page ni Tatay Mariano. Yan. About sa mga Kawasaki Barako, ibang motor, magaling kong magagawa din yan. Yan. O, yan. Okay. Okay guys, yun lang po ang masuggest ko sa inyo para tumibay. Maraming salamat mga bossing. Pashare po ng video natin about sa mga Kawasaki Barako. Ito mga idol yung sinasabi ko na nozzle. Yan. Aalisin natin yung nozzle na yan para lumaki yung butas kasi napakaliit ang butas na to gagamit kayo dito ng 4mm. Yan. Aalisin natin yan. Ito ang lagi nagpapakatok dito sa mga barako. Napakaliit ang butas nito. Dapat ito pinalalaki talaga. Para ito. Ito yan. Yan, nalampasan na. Tingnan nyo po yung butas niya. Yan o. Ang liit niya, sobra. Yan. Kaya kung yan ay open, para na siyang mga Rusi. Diretso na siya kasi may all seal naman yan dito.
dun sa tinatamaan ng crankcase. Napakalaking bagay po niyan pagka ito ay nawala. Kasi ito, mabarahan doon ng konti, ang hina ng daloy ng langis. Yan po talaga dapat ang nagiging remedy para sa mga Kawasaki owners natin, mga barako, para maiwasan ang pagkatok ng kunitingran. Yan lang po.